Sinagot na ni dating Secretary Mar Roxas ang pagdadawit sa kanya at kay Senator Franklin Drilon sa ilegal na droga. Sabi naman ni Liberal Party President Kiko Pangilinan, gawa-gawa lang ng administrasyon ang alegasyon. Pero ang Malacanang, itinangging may kinalaman sila sa pagdadawit kina Drilon at Roxas sa illegal drug trade. May report si Joseph Moro. Batay sa pinirmahang affidavit ng dating bagman ng isang sindikato na si Ricky Sereño, idinawit niya sina Senator Franklin Drilon at si dating DIL Secretary Mar Roxas sa kalakalan ng droga sa Visayas. Anya, protector di umano si Mar Roxas at Drilon ng drug lord na si Melvin Odicta na napatay sa Katiklan Airport noong August 2016 na hindi pa nakikilalang salarin. Sabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, ang mga impormasyon na nakuha kay Sereño dapat daw i-turn over sa PIDEA. Doon ba sa... implicating yung kay Juan Sereño, implicating Mar Roxas and Drilon. Sabi ko ganyan, titingnan ko muna kung kami ay pwede pa under the directive of the President. Ayon naman kay dating DIAG Secretary Mar Roxas, inaasahan niyang gagawin ng Justice Secretary ang kanyang trabaho ng tama at patas. Mabuti na raw na magkaalaman na saan ay imbentong akusasyon. Kaduda-duda rin daw ang pinagmula ng affidavit na base raw sa chismis mula sa isang taong patay na. Wala pang komento rito si Senator Drilon na ayon sa kanyang staff ay nasa ibang bansa raw. Belta naman ay Liberal Party President Senator Kiko Pangilinan, kalokohan at gawa-gawa lamang ng administrasyon ng aligasyon para malihis umano ang atensyon sa sarisaring kontrobersiya. Kabilang ang 6.4 billion pesos na halaga ng shabu shipment na lumusot sa Bureau of Customs at araw-araw umunong patayan sangkot ang mga abusadong pulis. Kung gusto raw nilang habulin ang tunay na nasa likod ng mga sindikato ng droga sa bansa, dapat daw habulin na nagpuslit ang shabu shipment. Itinanggi naman ng Malacanang na may kinalaman sila sa pagdadawit kina Drilon at Roxas sa umano'y illegal drug trade. The administration has nothing to do with the testimony of a drug cartel bagman, Mr. Ricky Sereño, implicating Senator Franklin Drilon and former Secretary Mar Roxas to the illegal drug trade in the Visayas. Belta pa nila tila takot lamang daw ang LP sa sarili nitong multo. The Liberal Party is afraid of its own ghost after conducting several witch hunt investigations against their perceived political enemies when they were in power. Joseph Morong, GMA News.